Okay guys, ito na naman tayo. Welcome back sa ating channel. Maraming salamat nga pala sa mga bago nating subscribers. At dun sa mga hindi pa nakasubscribe, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. At pindutin nyo na rin ang bell icon para ma-notify kayo kung may bago tayong video. So guys, pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa inert gas system. Okay guys, umpisa na natin, konting kaalaman na naman kung ano nga ba ang inert gas system at bakit kailangan ito sa mga barko. Pero bago tayo pumunta sa IG system, inert gas system, ay balikan muna natin ang ating natutunan sa mga training center or base sa ating experience tungkol sa triangle of fire or dun sa three elements of fire. So, para magkaroon po ng apoy, kailangan natin ng heat, oxygen, at fuel. Kapag tinanggal po natin ang isa sa mga element na yan, ay hindi na po magkakaroon ng fire. So guys, kahit naman siguro hindi seaman ay alam kung gaano kadelikado ang isang tanker vessel. So guys, ano nga ba ang inert gas system? Ang inert gas system po ay isa sa mga pinaka-importanting system sa mga oil tanker vessels. Nakakatulong po ito para maging safe ang cargo operation ng isang barko. Kailangan ito ng mga tanker vessels para maiwasan ang explosion o pagsabog sa pamamagitan ng pagtanggal o pagpapababa ng oxygen content ng mga tanke o ng mga cargo tanks. So dito na papasok ang three elements of fire na kapag tinanggal natin, inalis natin ang isang element ay wala ng fire. Ang IG system po ay ginagamit lamang sa discharging operation sapagkat pinapalitan ito ang laman ng mga tangke o ng mga langis na nadiskarga na sa mga terminal o sa ibang barko. Short explanation lamang po para sa operation ng inert gas system. So guys, paano nga ba nagsisimula ang operation ng inert gas system? So guys, bago po ang discharging operation ng isang oil tanker or ng tanker vessel, ay meron po itong ginagawang meeting si chief officer at ang loading master or yung representative ng terminal. So magkakaroon sila ng meeting at before po matapos ang meeting or 1 hour before, magbibigay po ang terminal or si loading master kay chief officer ng 1 hour notice para sa cargo operation. So kapag na-receive na po ni shipmate ang 1 hour notice, tatawag na siya sa mga engineer o sa makina na mag-prepare na po ng mga cargo pumps at lahat ng kailangan sa discharging at lalong-lalo na po ang inert gas system. So napaka-importante po sa discharging operation ng inert gas system sapagkat hindi po papayagan ng kahit sa ang port nang walang IG system o nang hindi gumagana ang IG system. So kapag ready na po sa makina lahat, tatawag na po sila ulit kay shipmate para patakbuhin na po ang buong system ng IG. So kapag ready na ang IG, mag-i-start na. So pwede nang mag-start ang discharging operation ng isang barko. So guys, sana may natutunan kayo sa maikli natin na video at sa mga susunod pa po. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-update kayo kung may bago tayong upload. Thank you and God bless.